mga bossing, nakapag-deliver tayo ng piglet ngayong umaga doon kina kuya Donair or Donair ba yun? Donair. So yun. So yun po ay yung breeder piglet natin mga boss dito. So medyo may kamahalan talaga siya compare doon sa mga patabain lang kasi breeder breeder nga siya. So pang breeding talaga. Ito mga lalaki mga bossing, so iba yung mas mura ito kasi pang patabain lang naman. At meron niyang mga nagchat-chat sa atin mga boss, naghahanap ng mga F1. So wala pa tayo niyan mga bossing kasi yung F1 kasi anak kasi yan ng dalawang pure breed mga boss. Kadalasan yan is pure na land race yung boar, tapos pure na large white naman yung sow. So may kamahalan kasi yan mga boss kaya hindi pa natin afford yan dito sa ating farm. Pero syempre yung ginagawa natin dito mga boss sa ating farm, so nag-upgrade na tayo ng mga alaga natin ng mga breeding. Gaya nito yung mga piglet na ito mga boss is mga ano na yan, upgraded na yan mga bossing sa large white kasi yung barako natin yung nag-upgrade sa mga lahi natin dito kaya magaganda talaga. So yun mga bossing, yung pure breed kasi mga boss may kamahalan talaga. Sa Creekview nagtanong na tayo. Yung boar kasi mga boss nasa 200,000 at saka yung pure naman nila na gilt is nasa 75,000 mga boss. Kaya yung dalawang partner na lang yon is nasa 275 na. So may kamahalan mga bossing at hindi pa natin kaya dito sa ating farm. So ang ginagawa natin mga upgraded lang muna tayo mga boss. Pero syempre naman at dito kasi mga bossing medyo nabibehind na tayo sa ating mga kasama. Kina Kuya Rex Serato mga bossing kasi may mga F1 na siya. Kina Boss Jovan ganun din mga boss at kina Ma'am Cathy naman sa Leyte. So shoutout po sa inyo. Syempre at tayo na may nabehind lang ng konti mga bossing dahil sa ASF. So make sure natin mga bossing na makapag-upgrade din tayo kagaya nila mga boss. So yun nga yung ating mga piglet dito, medyo pricey yung mga selected breeder mga bossing. Yung sineselect namin dito, nilalagyan namin ng air nuts mga bossing. Kasi yan naman mga boss, pagka wala namang bumili, yung mga selected breeder natin na inano sa mga piglet natin is tayo yung magre-raise nyan. Kasi i-replace ko dito sa aking mga inahin mga bossing. Yan, so ibabackcross kasi natin yan sa mga pure na mga lahi mga boss. So depende sa kagustuhan ko, kung gusto kong mag-produce ng fattener, so ibabackcross natin doon sa mga, ang gusto ko kasi Duroc mga bossing. Ngayon kung ano naman babackcross natin sa breeder, mga breeder na type, sa Landrace yung gusto ko mga bossing. First parity pa lang, yan okay naman. Yan, so sa mga naghahanap ng mga upgraded na mga gawing inahin, so meron tayo dito mga boss, nag-deliver nga tayo kina Kuya Donaire. So sa mga magtatanong, magchat-chat, paki-PM nyo lang ako sa aking account na Christopher Ayan Marquez mga boss. Yung maiingay na yun mga bossing, bukas yung dalawa dyan kukunin na. Pero yung iba naman ititira ko dito sa farm mga boss kasi magpapalaki rin kami ng baboy. At saka yung isang ano din, yung isang breeder mga bossing, ganun din. Papalakihin din namin pang replace dito mga boss sa aking mga inahin. Ito mga boss talaga yung inaabangan ko. Itong galing kay Kuya Rick na F2. So nasa Landrace yata ito mga bossing, yung kanyang mataas na bloodline. So sakto lang ito mga bossing, upgraded yung mga ano nito, anak. Kasi yung barako natin nasa large white, yung kanyang mataas na bloodline 75%, ito naman 75% nito is nasa Landrace mga boss. Kaya napakaganda yung piglet nito mga bossing, upgraded na talaga. So ito yung gagawin ko dito talagang pang replace sa mga baboy ko mga boss, yung anak nito. Ito yung ibang inahin natin dito mga boss, ano na to, alisin natin. So yan lang muna mga bossing dito sa ating maliit na piggy farm. Salamat po sa palagi ninyong panonood na ating mga video. Bye bye po and God bless. Salamat sa Diyos.